Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical storm na si Aurin. So dito sa latest satellite imagery natin, makita nga natin ang sentro ni Aurin ay nasa dagat pa rin sa silangang bahagi ng Mindanao. Subalit yung makapal na ulap na dala nito ay umabot na nga sa ilang bahagi ng Kabisayan at ng Mindanao. Dagdag pa dyan yung umiiral na amihan dito sa natitirang bahagi ng Visayas at sa buong Luzon. Kanina alas 10 ng umaga, ang tropical storm na si Aurin ay tinatayang nasa layong 335 kilometers ang layo, silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Taglay ni Aurin ang lakas na hangin na umabot ng hanggang 65 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay aabot ng hanggang 80 kilometers per hour. Halos hindi kumikilos ang bagyong si Aurin sa kanyang kinilalagyan. Subalit within a 24-hour period ay inaasahan naman natin ito na tutungo dito sa may bandang Eastern Visayas area. Ang amihan ay umiiral pa rin dito sa Luzon at natitirang bahagi ng Kabisayan. Sa sobrang lakas ng bugso ng amihan, nakapagtala po tayo ng pinakamababa sa Baguio ngayong araw ng 9 degrees Celsius lamang. Samantala dito naman sa Science Garden, Quezon City, umabot naman ng 19.3 degrees Celsius. So mas mababa pa po dun sa naitala natin noong nakaraang January 31. So balikan po natin, ano nga ba yung senaryo na inaasahan natin sa tropical storm na si Aurin? Dahil sa inaasahan natin na pagkilos ito patungo nga sa kanlurang bahagi or silangang bahagi ng Kabisayan, nakataas pa rin ang warning signal number 2 dito sa mga areas na nakakulay dilaw po, no? Sa central and southern portion ng Eastern Samar at maging dito sa Dinagat Island at sa Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bukas Grande Island. So itong nabanggit po natin mga areas na ito, makakaranas pa rin ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Yung mga naka-highlight naman na blue, ito yung mga lugar na may warning signal number 1. Dito sa may bandang silangang bahagi ng Katimugang Luzon, sa may bandang Sorsogon, Masbate kasama ang Tikaw at Burias Island, Albay, Catanduanes at sa eastern portion ng Camarines Sur. Samantala, sa Northern Samar, sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, sa Samar, sa Biliran, sa Leyte, sa Southern Leyte, sa Cebu at Bohol, nakataas din ang warning signal number 1. Ganon din sa Siquijor, Negros Oriental, Northern and Central portion ng Negros Occidental, sa Eastern portion ng Iloilo at sa Eastern portion ng Capiz. Dito naman sa may bandang Mindanao, warning signal number 1 ang nakataas sa Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, dito sa Davao City, Camiguin at maging dito sa Misamis Oriental at Bukidnon. So, lahat naman ng areas na may warning signal number 2, ito nga po yung mga areas sa mapa na kulay blue, inaasahan naman na makakaranas ng pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So, dahil din sa paparating na bagyong si Aurin at sa umiral na amihan, may nakataas po tayong gale warning, no? So, dun sa mga areas na may warning signal, automatic na po na hindi magpapalaot ng anumang uri ng sakyang pandagat. Samantala, mga areas beyond the warning signal, apektado naman ang amihan, asahan po na itong eastern at saka southern seaboards ng Luzon ay magiging maalon hanggang sa napakaalon. Ganon din yung mga karagatan dito sa natitirang bahagi ng Kabisayan at maging dito sa northern part ng Mindanao. So hanggat maaari muna pumalaot dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakayang pandagat. Samantala, asahan naman ang katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan dito naman sa mga areas na hindi ganong apektado ng amihan at maging dito sa may bandang southwestern part ng Mindanao. So ano nga ba inaasahan natin na pagkilos ng bagyong si Aurin for the next 24 to 48 hours, no? So ito yung lokasyon ni Aurin kaninang alas 8 ng umaga at bukas ng umaga inaasahan natin na kikilos ito pa northwestward at posibleng nandito na sa may bandang vicinity ng Haro, Leyte. Bukas po ng umaga yan. Pagdating naman ng Martes ng umaga, inaasahan na ang sentro ng bagyong si Aurin ay posibleng 80 kilometers ng layo hilaga ng Coron, Palawan. So, within this period, simula po ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, ay posibleng kapag naglandfall ng bagyong si Aurin ay humina na lamang bilang isang tropical depression. At simula naman bukas ng umaga, Lunes, hanggang sa Martes ng umaga, posibleng habang binabaybay itong Visayas Southern Luzon area ay patuloy ng humina bilang isang ganap na low pressure area na lamang si Aurin. So ano nga ba inaasahan natin ngayong araw, no? Within the next 24 hours, yung mga katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa Caraga, Eastern Visayas, Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin.
Samantala, mahina naman hanggang sa tamtamang pag-ulan, paminsan-minsan may kalakasan, asahan din sa Zamboanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa, basically the Davao Region, lalawigan ng Quezon at sa natitirang bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. Bukas naman, inaasahan na mahina hanggang sa tamtaman, paminsan-minsan may kalakasan pag-ulan sa buong Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Aurora, Isabela at sa Cagayan. So generally, nananatili pa rin po yung banta ng mga pagbaha, lalong-lalo po sa mababang lugar at pagguho ng lupa, lalong-lalo po dito sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Lalong-lalo na yung Eastern Visayas at saka itong bandang northeastern part ng Mindanao na ilang araw na rin pong nakakaranas ng mga pag-ulan, dapat po aware na rin po yung ating mga local officials and disaster risk reduction managers sa mga areas na flash flood at saka landslide prone sa inyong mga lugar. At patuloy nga po, pinapayuhan yung mga kababayan natin sa mga areas na may warning signal na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at sa kanilang disaster risk reduction managers at patuloy na magantabay sa 3-hourly update ng PAGASA hinggil nga sa bagyong si Auring. Samantala, ano naman inaasahan natin pagdating sa kalakasan na hangin na dala ng bagyong si Auring, no? So, within a 24 hours, simula ngayong umaga hanggang bukas, yung pinagsamang epekto ng amihan at ng tropical storm na si Auring ay magdudulot ng strong to gale force winds sa mga lugar na may warning signal, ganun din sa mga area ng Calabarzon, Mimaropa, Lalawigan ng Aurora at sa natitirang bahagi ng Visayas at Bicol Region. Yung malakas na hangin naman, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng ilaw, poste ng or billboards, yung mga puno at halaman at pwede rin makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales, no? So dapat parehas po natin pagandahan yung senaryo. Maraming paulan at malalakas na hangin. In terms of sea condition, ngayon hanggang bukas, asahan nga binanggit natin kanina, no? Maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan sa mga areas na may warning signals number 2 and 1, habang doon naman sa areas na hindi direktang apektado ng bagyo subalit umiiral yung amihan ay may nakataas po tayong gale warning. So hanggat maaari, huwag muna po malawad doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. But definitely, sa areas na may warning signal, automatic na po. Lahat ng uri ng sakyang pandagat, pagpalaot ay ipagbabawal po ng ating mga respective authorities. And then sa lakas ng bagyo, so ngayon nasa tropical storm intensity ang bagyong si Auring. So balit binanggit nga natin kanina, posibleng bago or pag landfall nito bukas ay maging isang ganap na tropical depression na lamang at simula bukas ng umaga hanggang sa Martes ng umaga habang binabaybay nito yung Visayas and Southern Zone area ay posible ring maging isang ganap na low pressure area na lamang. So balit patuloy pa rin tayong magmo-monitor. Everything can still happen. Kaya po 3-hourly na ang update natin ng bagyong si Auring simula pa po nung nagtaas tayo ng mga warning signal. And yun nga, yung babala ng malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga properties. Bukod pa dyan, no, yung mga kababayan po natin sa areas na apektado ng amihan ay siguradong posibleng makaranas din po ng malalakas na hangin na pwedeng mag-inflict ng damages to certain structures and properties.